regalarla quella borsa per Dio. Però Carpano, gusto ko pa rin sana maging parte ng buhay ni Joseph. Wala namang problema. Pagdating naman sa kanya, hindi kita mapipigilan. May balita na ba tungkol sa nangyari kay Olivia? Ang alam ko, iniimbestigahan nila culminaris yung nangyari sa hotel. Nakakatakot lang kasi habang tumatagal yung investigasyon tungkol dyan kay Victor, eh lalong gumugulo. Paano kung hindi lang si Olivia ang takutin? Paano kung pati kami? Paano kung mabaling sa amin na naman yung nangyari? Hindi mangyayari yun, Raquel. Anong hindi mangyayari? Nangyari na nga sa anak ko. Napatunayan naman din si Joseph, di ba? Tsaka habang nandito ako, huwag ka matakot. Paprotektahan ko siya. Paprotektahan ko kayo. Mabuti pa siguro. Una ka na. Pero maraming salamat, ha? May nasayon ba ako balik? Hindi, wala. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Sa katunayan nga, matanaw ako sa'yo ang utang na loob. Tapos nga sa dami na naitulog mo sa pamilya namin. Pero Anthony, may kanya-kanya tayong buhay. Mas maigi siguro kung pagtutuunan natin yan ng pansin, di ba? Salamat ulit. Sir Anthony. Ang Matias. Gusto sana kitang makausap. Bakit ho? Tungkol sa anak ko. Bakit ho? Didiretsahin na kita, Sir Anthony, ha? Sana hindi ninyo mamasamain. Nararamdaman ko lang kasi na mukhang naging seryoso na yung relasyon ninyo ng anak ko. Alam ko, nag-usap na kayo, pero sana huwag na ninyong pagpilitan. Magkaibigan lang kami ni Raquel, Mama Matias. Ama ako ni Raquel, Sir Anthony. Nararamdaman ko ang nararamdaman niya bago pa niya sasabihin sa akin. At alam kong gulong-gulo na siya at nahihirapan. Wala naman kasi ko kaming ginagawang masama. Wala pa. Sa ngayon. At hindi na kayo mga bata, Sir Anthony. Alam na ninyong patutunguhan ito. Ayoko lang madagdagan pa ang sakit na nararamdaman ng anak ko. Pasensya na, Sir Anthony. Sige. Salamat po.